Nasa 80% pang mga rehistradong e-bike o e-vehicle users sa lungsod ng Naga ang wala pang lisensya, kung saan ngayon pa lang ay maaga na rin silang inaabisuhan ng Naga City Bicycle Board na kumuha na. Kaugnay ito sa pagpabor ng Land Transportation Office na dapat rehistrado at may lisensya na ang mga e-trike at e-bike users, bagamat wala pang direktiba o binababang memo ngunit na pag-uusapan na. Sa panayam kay Jonathan Hernandez, Department Head ng NCBB, nakahanda silang ipatupad ito sa lungsod katuwang LTO Bicol, lalo na't nasa mga LGUs din ang pagpapasunod. Kinakailangan lamang ng malinaw na regulasyon dahil karamihan mga senior citizen at mga person with disabilities ang gumagamit ng mga ito. Sa ngayon kasi, mga walang rehistro lamang ang inuhuli, at kung nasa national road na ang mga ito na nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Radio na bukas po nagpababa ang LTO sa Muya na dapat ang gabos ng mga unit tigdiyo na ang nagmamaneho kaya may lisensya. Iyo pang ito to parang. Kamamanplement, city government. Kami masunod lang po kami. Sa sitara na po yan kang enforcer ta. Ang unyang kasi sinisita ninda, nakaristo lang. Layuman na si ordinance. Okay, pero po unyang, sisitaho na sinda. Pag nagpaba na po ang memorandum o directiva hali sa LTO, masunod na po kami. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cat Delgado ng 103.1 Brigada News FM Naga, the music news authority.